Somebody at home. Now that I am a child, I am a child. 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 Makapangayo pangunahin sa iyo, kaya siya makahatag sa iyo sa tubig na tubig. Ang babae nagsinig, Ginoo, balay kao sa timba, kaya ang bumol nagalag. Ibalay kao makuha sa tubig na tubig. Ang amo ng maya ng si ako, nagatag sinig ang bumol sa amin. Siya ang iya mga, ang iya mga kahanakan, kanan iya mga ayo, kanan sila na inom sa sige mga Diyos. Sobra kabalay tao sa aming awal na sila ko. Si Jesus magsabat, ang isang sino na nagainom sa sige mga tubig, huwag ako pang tula. Pero ang isang sino na nagainom sa tubig na ako nakatag, hindi gamit pagkakawal. Kaya ang tubig na ako nakatag sa iyo, maging tuluran ng sulit niya. Makapagkatag sa iya sa tubig na uli at sa pahuli mga lansin na patusan. Ang babae ng sige, Ginoo, atag na ako sige na uli at uli, hindi na rin ako pagbuhaw ng luma. Kalagod, hindi na ako magbalik-balik uli sa pagsakit. Ang babae ng sige, Ginoo, sabanta ako sa ikaw at propeta. Ang mga katulangan namin ng mga Samaritano ng simba sa Diyos sa sili ng Hupi. Pero kamo ang mga Hudyo mula sa sili na ang Jerusalem ang mga buong sa Diliga kapita ng simba sa Diyos. Si Jesus ang sili sa iya, babayin at hindi nag-abot ang iyon ang mga tao ng ipagsimba sa amay sa sili ng Hupi tungkol sa Jerusalem. Kamo ang mga Samaritano ng malagid makakilala kung sino ang inyong inasimba. Kami ng mga Hudyo, makakilala kung sino ang amo inasimba. Kaya kaluwasan nag-aitan sa mga Hudyo. Pero ang tuon matabot, nag-aamod na. Nakatuon ng mga manusimba, magasimba sa amay, espiritu, at sa pagkakulay. Ang muli ang mga manusimba, naliyad sa amay, magasimba sa ila. Ang Diyos, espiritu, at ang nagsimba sa iya, dapat magsimba sa Espiritu at sa Kapatid. Ang babae ng siling sa iya, nakatibalo ako ng aming siya sa ginagawa ng Kristo ng ako. Kung magawag siya, magasubig siya sa amin, sa nanan ng mga kapitan. Sa Jesus ang siling, ako hinap siya, ako nagambal sa iyo. Malamang sa mga Samaritano sa Santo Baduwa ang nagtuo sa kay Jesus. Tuhon kayo ang babae na sili. Iisugiran niya ako sa nanan na ako na imo. Gari sa pagdato sa mga Samaritano kay Jesus, yung pangabay ni Ula, siya ang mapabili ang nagtuo sa iyo. At si Jesus ang pabili nito sa iyo makatawa. Malamang pabili ang mga nagtuo sa tuhon sa iyo ng sahod. Na nagsiling sila sa babae. Parawan ka na ito kami, hindi ko mo sa imuging sili, hindi kay pangigid ang kapatid sa iyo. Dahil na ang balo na siya din ang mukha magluwas sa kanila. Maugod ang pangyayo sa iyo. Dila ka na magluwa sa iyo, siya rin magigod na ito. Mag-aala sa kanan. Nabatian, narinig natin ang kwento, no? Sa isang babae sa bago. Punta siya doon sa isang bubon. So, siguro madami ang makarelate sa inyo, no? Dahil dito sa ating parokya, marami ang bubon. Tama? Sino ang mga may bubon sa inyo mga marami? Diba? Sa likod, maraming bubon dyan, kaya lang makaanap. Buti pa sa inyo malapit sa dagat, hindi makaanap. Okay, anyway, so ito yung lugar, no?
mahalagang ugali sa mga Hudyo. Dahil sa mga Hudyo, sa kanilang kultura, mahalaga ang memories. No? So, pinapangalagahan nila yung mga ancestors, mga linuno nila. Kaya kung muna ito, ang ayon sa kwento ay ang buon yung ako, no? Spirit of sweat. Sinasabi rin na dito, inibibiging si Joseph, no? From Egypt, kung nakatay siya sa Egypt, inala siya dito sa well line, sa Hebrews. So para sa mga kaya doon, mamadala, memorial part, kung bagay sa panahon natin. So, si Jesus ay pagpunta noon sa Galilee, no? Yung Galilee na sa North, no? Halimbawa siya, ang Galilee siya sa Judea. Kaya sa Judea, may mga nangyayaring pagbunyan, no? Pag-present. Sa mga pag-arisayin noon, nai-scandal sila, ay madami na nagbunyanan, no? Nagbibinyanan. Hindi na si Jesus, kundi yung kanyang mga disipulo. So, nagbubulat sila. Susak sila sa throne of the Italians. So, si Jesus, ayaw niya munang makasali sa isyo. No? Ayaw niya munang sagutin sila ng direkta. So, ang ginawa ni Jesus, kaupon sa iyong mga disciples, mapunta mo natin sa north, no? It takes 3 days down, no? Pag malakad ka, magbabiyari ka, it will take 3 days para maamot mo yung galit-galit. So, kaya nga, walang ibang paraan kundi mag-shortcut. No? So, pag na-shortcut ka, maalihan mo yung samaya. No? Kaya ito yung background ng kwento. Kasi yung Samaria ay sa sakit na. So, dumaan si Jesus ko lang. At syempre, dahil naglalakad lang sila, wala pa namang mga taxi, wala mga taxikan. So, napagod siya. Napagod siya, nakapoy siya. But they decided, we decided to take a rest. At nakini ni Jesus na magpahuway, magpahina ang buong sa habang siya nagpahuway, yung mga disciples na nagpahuway sa Banwa, sa city, para magpakal, no? Para lumili ng kanilang commission, ng kanilang patahin. No? Nagpahuway po man sila. Yan si Jesus na upaw, so tubig ang kailangan. At dito niya nakita yung babae, no? Na taga Samaria. Nasakop man siya sa tubig, no? At ano ang oras during that time? Ang naling kapat. No? So, minsan, talagang tirik na tirik yung araw. Ito ang naling kapat. Okay, ano yung significance ng oras nila? Yung babae, no? Mahalaga yung para sa babae. Yung oras nila na sabi ng ilat niya, di ba? Meron siya iiwasan. So, di ba kapag sa ating buhay may iiwasan tayo, nahanap tayo sa time para hindi tayo masyado makita. Yung mga tayo, mga crucial tayo, na wala mo siya ng tao. So, isang ko, kung tayo ng bako, mga bago mag-open, yan yung mga magagandang oras. Kaya, pangalaga ng pa, ay malalas na yung mga tao. So, ganun nga ang nangyari. In that ordinary event, Jesus initiated, no, a conversation with na woman. Napaka-ordinary yung pangyayari. Pero para kay Jesus, para kay Jesus, it's an important event. Actually, mahaba na yung Ebanghelyo. Pero sabi mo isang nag-interpret ng
takes hours, no, yung conversation nila. Ang napagin dito ay mga salient points na lang. Summary na lang ito. Marami silang napag-doon. At dito, humingi si Jesus ng tubig, kaya siyempre ang buong. Pero kanilin, si Jesus ang nag-offer na tubig. No? Tubig na walang hanggan, no? Nanginig ka na mauling ako. So Jesus is, in a way, allowing the woman to be comfortable. Kay may iniwasan nga yung babae na ito dahil na sa pagdating sa kanya ng society. Later on, if we study the history of this woman, may alak siya sa relasyon ng lima kalalaki. He has this relationship, but failed relations, no? Why kalipay na relasyon, no? And may kaanong pa siya ng kaupon, pero hindi rin siya happy. Hindi yung background ng tao. So ang pag-ini ng mga Hudyo sa kanya is condemning eyes, no? Pag-iinginan siya, tibok na rin siya. And here, Jesus, a Jew, no? Initiated a conversation with him. Another thing, no? Hindi talaga nag-uusap ang mga Hudyo ang mga taga-Samaria. Kaya may alak sila history na hindi magandang relasyon. Kaya may pagtingin sa mga taga-Samaria na hindi sila pure, no? Racial impurity. May nagkaroon sila ng mga intermarriages, no? Nakipagkasawa sila doon sa mga hindi nila halal. Para sa mga Hudyo, big deal yan. Diba may mga kultura na gano'n pa rin, mangilalikan ng kultura. But Jesus initiated this special conversation. And Jesus might be placing in the woman's heart a thirst for higher realities. Ang tubig na nakakatawid ng physical na pagpauhaw, yes, given na yun. But Jesus is offering something beyond, no? The quenching of physical thirst. Mas mahalaga pa doon sa pagkapawid ng iyong buhaw. Ano yun? Yun yung kanigayahan na tunay na hindi nahanap ng babae sa mga nakaka-relasyon. Pinagawa ni Jesus ang kanyang warmth and sympathy. Dahil na ang pakingin sa babae ay masama, ito ang isang Hudyo nagpakita sa kanya ng pamamataan